Hello mga master, kumusta? Jelos Tailored po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isishare ko sa inyo kung paanong magkabit ng hair cloth at padding sa front parts mga master. So ito siya ngayon, ito siya. Ayan, ito yung ating hair cloth at ito naman yung ating front parts. Ayan siya. Ayan. So ngayon, ito yung i-share ko sa inyo. Una, ang gagawin natin, kailangan meron tong, yung di ba may guhit ito sa front, ayan. Ito yung sa may lapel, ayan. Ayan, ito yung inunahan natin, guhitan, pati din dito sa kabila, ayan, may guhit yan siya. Sa kabila, ayan siya, ito yung front, oh. Ipakita ko lang sa inyo. So ayan, ito yung may breast pocket, ito naman yung sa kabila, sa kakban ng kanan, na walang breast pocket. So ito yung lalagyan natin ngayon ng hair cloth. So ayan, so unahin natin itong dito sa may bandang kanan. So ganito lang paglagay niyan mga master, no? Ano ito, half hair cloth yung ikakabit natin, no? Half hair cloth. So ito siya. Yung hair cloth natin na ganyan, ilalagay lang natin sa ganyan. Ito, siguro natin itong linya to ay straight ito, straight. Kasi itong lapel kasi natin ito, straight ito, eh. Ayan siya. Tapos, ipapasa din natin yan mga master. Ganyan lang natin siya, ganyan. Ganyan lang. Ayan, itong dulo ng ano natin sa tela sa banana clan ito, dapat itong hair cloth mas sobra siya ng at least mga 1 half. Pwede rin naman 1 fourth or 1 half, ganyan siya. Sobra siya. Tapos itong tela naman ay itong hair cloth dito natin itapat sa mismong guhit, ayan siya. Iuro na natin ng konti kahit mga 1/8, ayan siya. Pero dapat ano siya sa hindi sa amo ng mga 1 fourth, no? Dapat mismo sa guhit ulit kaya iuro mo ng 1/8, ayan siya. Tapos ipapasada natin to siya. Mula dito tayo magpasada sa itong guhit na ito. Ito kasi yung bali, di ba? Bali. So bali papasok lang tayo dito ng 1/4 sa hair cloth na papasadaan natin. So mula dito sa pinakadulo ng bali ng lapel, dapat aakyat tayo ng kahit dito mga at least 3 inches to 4. Ayan dito. 3 inches to 4. Huwag tayong umabot dito mga master sa baba kasi pag ibabali na kasi yan, makikita yung ano, yung pasada natin. So dapat mas mataas tayo kahit mga 3 inches. Ayan. Kung 2 inches yan, mababa yung mga master. Kung 2 inches, at least mga 3 to 4. Kung minsan 5 pa nga eh. Kung itong mga hair cloth kasi natin, medyo malaki-laki ginawa natin. So at least mga 3 or mga 4. So dito ako mag-start. Ayan siya. Sukatin ko to. Mula sa bali. Ayan. Nasa ano siya? Nasa 4. Para yung 1/4 na pasada, pag bali, hindi siya makikita. So dito siya. Iganyan lang natin. Pasada lang natin. Pasok tayo ng 1/4. Tapos alalayin na natin yung ilalim mga master na hindi siya mangulubot at hindi rin naman siya sobrang hatak. Dapat sakto lang. Sa ano ito mga master? Sa bandang right side ito. Right side. Tapos dito, huwag natin isagad mga master ang pasada natin. Dapat dito lang tayo sa bandang, ito yung guhit natin na sa tatay ng collar. Diyan lang tayo banda o di kaya mas mababa pa. Ganyan. Ayan. Pwede rin mong isagad, pwede rin naman. Pero ito kasi magbabawas kasi tayo dito eh. Kaya hindi ko na yung sinasagad. Tapos, na ganyan na siya, ito na yung bibistingan natin. So, unahin ko muna itong right side. Ayan, so bibistingan natin to. Dapat naka-flat siya. Ihago natin yan pa ganyan. So bibistingan natin. Pag magbisting tayo, mag-start tayo sa bandang baba. Ito kasi yung bandang taas kasi sa bandang shoulder, sa baba tayo mag-start. Pag ganyan tayo, pag ganyan, pag ganon. Ayan. So start tayo, dito tayo mag-start ganyan. Igaganyan natin yan siya. Tapos dito ilock natin to ilock. Kasi dito kasi magagalaw kasi yan siya kapag magkakabit tayo ng manggas. Kaya kailangan siguro din natin ma-ilock natin dito para mag-fix siya. Tapos ito, igaganyan natin to ihangagod ganyan. Ang pagbisting natin ito, mula dito sa guhit, dapat papasok rito ng at least mga 1 and 1 half. Kasi dito kasi magkakarga pa tayo ng manggas eh. Magbibisting pa tayo, magpapasada pa. So at least mga 1 and 1 half. Kasi kung 1 inch lang, medyo mababa yun. At least mga 1 and 1 half to. Kung 2 naman, medyo malayo na siguro. Pero pwede rin.
Pura ako nasa 1.5 ako dito. Ayan, i-lock lang natin to para fix talaga siya na hindi siya masira pag nagagalaw-galaw. So ganoon din dito sa shoulder, hanggang dito lang din tayo, hindi tayo pwedeng sumubra kasi magtatay pa tayo mamaya sa shoulder naman. So ayan siya, ganyan. Tapos dito, gaganyan din natin dito. Hanggang dito lang din tayo, dito. Hindi tayo pa pwede pumasok dito kasi may cooler pa natin kakabitan din mamaya pag magkukooler tayo. Tapos ilalock na natin. Ayan siya. So ganyan lang, pwede ka naman dito mag-start. Pag ganyan, pababa, okay lang din naman siya. Pero ako, nag-set ako sa pababa. Ayan. Ay, o sa baba, pataas. Tapos ito, i-recut na natin to, itong hair cloth na ito. Dito tayo mag-recut, no, sa armhole din. Dito tayo mag-recut dito sa balang shoulder. Pero pwede rin tayo magbawas naman dito, okay lang din naman. Pero dito tayo mag-recut, pag ganyan lang natin. Pantay lang natin sa tela. So, ayan. Okay, ito, recut din natin to sa may bandang neckline. Tapos dito, pwede ka rin mag-recut dito. Kung alam mo, di pantay, pwede mo rin pantayin. Tapos ngayon, kabitan naman natin ng padding. So, ayan. So, ito, magbabawas kasi tayo dito. Bawasan natin to para yung kapal mamay sa bali ng lapel ay di siya maapektuhan. Ganyan kasi yan siya babali. So, ayan, magkabitan tayo ngayon ng padding. So, ito yung ating padding. Ito, ano ko lang itong paling na ito, symbol ko lang ito, no? Pero mayroon pong nabibili. Mas maganda yung nabibili. Magandang quality yon. So tapos ngayon, ang pagkabit ng padding, ito, dito tayo mag-start, mag-base. Ayan, itong tila kasi na ito, may guhi tayo dito na mag-ganyan. Ito kasi hintahin natin mamaya, ito yung sentro. Ayan, ito yung sentro. So ibig sabihin, ito siya, ang ating sentro sa tila. Ayan, nadugtungan ng bore front at saka back. So ngayon, hatiin lang natin yung, kunin lang natin yung gitna. Ayan. So ayun, meron na tayong gitna na ano, tanda. So dito lang natin ilalagay ito, isisentro natin dito. Ganyan. Tapos, ito naman, mula dito sa neckline, dapat labas tayo ng, ayusin ko lang yung padding ko kasi hindi maganda yung shape. So ayan. Mula dito sa neckline dapat mag ito kasi yung 3/8 or 1/2 kasi ang ano natin dito kabit sa collar. I-adjust natin tong at least mga 1/2 or 3/4. Pero kung masyadong malaki pwede pa nga 1 inch eh. So ganyan lang natin, wag nating masyadong i-decade kasi may tahi-tahi pa dito ng collar at saka may bali pa dito ng collar din mismo. So ganyan lang siya. Sana yung sentro. Tapos kakargahan na natin, ikakarga natin to ng sinulid. Pwedeng ito sa akin single sinulid pero pwede ring doble. Ganyan lang natin siya. Ito yung tinatawag na karga. Ayan, karga. Ganito lang yung pagkarga. Ayan. Tapos, kahit mga dito, ganyan mo lang. Kahit huwag kang sumubra dito sa may pinakagilid kasi mamaya, may karga pa tayo nito sa armhole, ipagkakarga pa naman ito nating padding sa armhole pag magkasana yung manggas eh. Kaya hanggang dito lang tayo. So mamaya maya panoorin nyo na yun kung paano naman yun sa bandang kaliwa kasi may ano doon, may bulsa ng breast pocket kung paano nyo naman gawin yung pagkabit ng hair cloth. So ayan, so ito yung pagkabit ng hair cloth at padding sa bandang right side. So ayan siya. Tapos ito, i-recut natin ito mamaya kapag nagkakabita tayo ng manggas. So, ayan siya. Ano to, half hair cloth, no? Dito, full hair cloth. Iba naman yung pang full hair cloth. So, ayan. So, ito ngayon, ito naman yung gawin natin. Tapos na tayo sa right side. So, sa left side naman tayo sa may breast pocket.
So ayan, so ganun pa rin. Igaganyan natin siya. Ipapasada natin. So sa start sa taas tayo mag sa start sana ako mag-start. So igaganyan natin yung hair cloth, ganyan lang natin. Tapos, ganun pa rin i-ano natin sa line, sa guhit. Pantay lang natin. Tapos aklat natin lang tayo dito sa manik line ng pasobra na natin to sa hair cloth ng 1 half or 1 port. Ganyan. Tapos pasada tayo ng 1 port, pasok tayo dito sa hair cloth ng 1 port. Tapos itong hair cloth tapat natin sa mismong guhit. Huwag tayong sumobra kasi yung bali maapektuhan eh. So ayan, so ipasada na natin. So dito, mula sa guhit na may dugtungan ng collar, baba lang tayo kahit mga 1/8 or 1/4 para dito magbawas pa kasi tayo dito. Alala na lang sa pagpasada, no? Para di masyadong hatak o kulubot sa bandang tela. So dito, ganun pa rin. Huwag tayong sumubra ng mga at least para yung bali hindi makikita yung pasada. So ayan, so ganyan na siya. So ngayon kakargahan naman natin. So ayan siya, ito yung pasada na nakita sa may labas ng 1/4 sa may guhit. Pag ibalik kasi yan mamaya, ayan, yung wala makikita ang pasada. Pag idiretso kasi natin hanggang dito, posibleng makita yung pasada. So ngayon, dahil may bulsa ito, may breast pocket, may iso ng breast pocket, so kailangan natin itong ipasok dito sa hair cloth. So ang gagawin natin, igaganyan lang natin siya. Ayan, ilapag lang natin ng maayos. Tapos guhitan natin to. Itong mismong tahi na dinugtong natin sa pocket, ayan, hindi ito ha, yung sa may opening, dito tayo mag-guhit. Ayan, iguguhit natin itong ganyan, tapos pag ganyan at pag ganyan. Yung mismong tahi na dito. Dito mula dito sa mismong guhit ay tahi sa breast pocket natin sa katawan, baba lang tayo kahit mga 1/8, ayan, or mga almost 1/4. Diyan tayo maguguhit kasi nang bubutasan natin eh. Ayan. Tapos ganyan. Dito iguguhitan natin dito kasi magupit din tayo diyan. So ayan. So ayun, ngayon may tanda na tayo. Ayan, ito yung bubutasan natin para makapasok yung bulsa ng breast pocket. Yung ano niya, yung bag, yung mismong bag ng bulsa. So butasan natin. Ayan. So ingat pag bulsa nito, no, baka yung tila mismo mabutasan yun, no? Yung hair cloth lang. Wag isama yung tela. Tapos ito, pag ganun ka, at least dito, magbutas ka dito ng mga 1/2 or 3/4. Hanggang mapapasok ko lang naman yung bag ng ano eh, na alawas ng bag sa bulsa eh. So ayan, ipasok ko na yung ano, may butas na tayo, no? May butas na. Ipasok natin yung bulsa, yung bag. So ayan na siya. Ayan, so napasok na natin. Ayan. Ah, ito, ayan, napasok na siya. Ayan. So ngayon, itong sa ilalim, kakargahan natin yan dito, kakargahan natin yan. Para hindi siya maggalaw-galaw. Minsan yung iba, minsan ako dito, din ako nagkakarga eh, pero may karga po yan. Ikarga natin sa... Ito, kargahan natin to. Sa alawas ng tela, para hindi siya ma... tanggal-tanggal. So kung saan yung alawas na pwede mong pagkapitan, yun ang ano mo, tahi mo. So ganyan lang pagkarga. Itong hair cloth sa katila, i-ano mo lang sa ganyan. Pau ko ulang.
So ayan, ito karga natin. Pati din yung sa kabila, kargaan din natin. So ilak ko lang. So ayan. Tapos ito, itong mismong pocket bag na ito, ikarga din natin to mga master. Paikot pa ganyan, pa ganyan, paikot. Ikarga natin pa ganyan lang. Para mag-fix lang siya, no? Hindi siya maggalaw-galaw. Ganyan, ganito lang yung pagkarga. Pwede namang madalan lang kasi ano lang naman to eh. Para lang naman di siya mag... Para lang siya ma-fix. So ganyan lang. Tapos pati ito, ikarga din natin yan siya. So, ayan. So, ayan. Ito, ikarga din natin to. Pero ito, dahil makapal ito, kasi dubling kasi ang recruit nito nung ginawa natin, bawasan natin itong isa para hindi siya madubli ang kapal. Kasi meron kasi itong ano dito sa bandang kabila eh. Itong taas kasi nito meron kasi yung breast pocket na yung labi niya nung napatigas. So sobrang dubli, makapal na siya kapag ano natin. So bawasan natin sa bandang ibabaw ng at least mga 1/4. Ayan. So hindi na siya masyadong makapal. Ayan. Hindi na siya bigla ang kapal. So ayan oh, wala siyang kapal. Ah, ito, ikarga natin to, no? Ikarga. So, para pag-ikarga, ganyan lang. Ito, may ilabas naman tayo dito, eh. Pwede na tayo dito magkas. Pwede rin dito sa may lining. Lagyan na natin to. So, ganyan lang natin. Iyan ako lang sa cargar ko lang sa allowance. Kailangan kasi natin ipasok tong bucket bag mga master kasi hindi siya maganda kapag nasa labas. So, kaya kailangan siyang ipasok para maganda siya hagurin pag dito sa kabila. Pag iganyan natin, oh, maganda siya hagurin. Tapos, ayan, so, okay, tapos na tayo dito sa ilalim, dito sa ibabaw naman. So, dito, ganun pa rin, magkakarga tayo nito. Mag-start tayo dito sa baba. Pero pwede rin naman sa taas to eh kasi ano naman kahit saan naman kasi ano naman to eh half recruit lang naman. Pwede ka mag-start sa baba pag ganyan, pwede ka rin mag-start sa taas pag ganyan. Okay lang 'yan. Kailangan natin tong ano kasi para hindi siya magalaw-galaw, 'yun lang naman ang ano nito. Bakit siya kailangan karga? Ah, bisting pala, bisting. Yung karga pala natin tawag mga master, yun yung karga, yung tahi sa kamay na hindi siya nasatatanggalin. Pero pag sinasabi mong bisting pala mga master, yun yung tahi sa kamay na kakalasin lang din pagkatapos. Tawag doon bisting. Pag sinasabi mong karga, yun yung karga na tahi sa kamay na hindi nasa tinatanggal.
So ayan, patapos na tayo. So next video nito mga master, kung paano naman buuhin yung facing at saka yung katawan na tela mga master, no? Ito i-recut natin. Ayan, tawag ito, i-recut na din natin to. Pantay lang natin to sa tela. So, ayan na siya. Tapos kabitsay natin ng padding. Saan dito yung kunin natin yung sentro sa tela, ito. Pasok tayo ng 1/4, ito siya. Ayan, so ito yung ano natin. Suratan ko lang ng sinulid. Karayom. So ayan, so ganyan lang natin, no? Karga lang natin, ituko natin yung gitna, sentro, ayan. Tapos ito tapatan na natin dito sa ano, pula na natandaan natin. Ayan siya. Tapos dito distance na tayo ng mga 1/2 or 3/4. Pero kung malaki naman mga master, kung depende sa laki ng tela sa ano no, sa padding, kung halimbawa naman hindi sa aabot, basta importante aabot dito, 'di ba, na magano ka dito. Mga 1 inch ka dito, ang distance 1 inch, 1 1/2, okay lang yan sa kung hanggang doon lang kaya ng padding. So ito ikarga na natin. So ito yung karga ng mga yung ganito sa palimat sa'yo, okay naman na ganito eh, kasi hindi naman na ito basta-basta matatanggal, kasi hindi naman ito kalabaw na ano, may puwersa. So kahit ganyan-ganyan lang, okay lang yan, hindi na yan sa matatanggal. So ayan, kung paano magkabit ng hair cloth at padding sa front parts ng coat mga master. So ayan po, hanggang dito na po aking video mga master. Please like, share, comment, and subscribe din mga master. At God bless po sa ating lahat.